gagambang kugon. Ito ang pag-uusapan natin para sa araw na ito, mga kasunggab. Ngunit kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel na Kasunggab TV, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe. Ganun na rin kay Jermia Caceres at kay Ngangas TV, kapwa ko mga vlogger na ngayon ay nakabase sa Taiwan, at kay Dwight Fury, mga kasung, na nabanggit ko na nung previous episode natin. So etong mga gagamba na to, mga kasunggab, ay mga nahuli ko na nung isang araw pa, mga talaan, mga tigrihan, at may mga mahahabang galamay pa dyan. So, pero hindi pa ito ang pinaka-highlights ng ating episode para sa araw na ito. Marami pa tayong gagambang makikita dito, at ayun na nga, gagambang kugo na pinakaantay nating lahat. So umpisa natin ang paghahanap ng gagamba. Samahan nyo ako, mga kasunggab. Mga kasong, nakita nyo ba yung kislap ng sapot na yan dito sa may Talahiban? Ayan, grabe, pababa po yung kanyang direksyon. At sa palagay ko, makakarating tayo sa pinakaugat dahil ganito po yung ugali ng mga gagambang nakikita ko sa mga Talahiban. So hanapin natin to, at sana huwag na tayong pahirapan, mga kasong. Ayun, nakuha na natin yung gagamba, mga kasunggab. Ayan, tigrihan. May kaliitan po ang isang ito. Sa palagay ko, kayo na bahalang humusga, mga kasunggab, kung kukunin ba natin to o hayaan na lang natin dito nang sa ganun magpalaki pa ang gagambang tigrihan na yan. Sayang, ang ganda pa naman ng kanyang markings sa likuran. Purong-puro po ang kanyang pagkakulay orange. No? Ayun, nalaglag pa. Sana'y makita natin, mga kasong, sayang naman, buwen na mano natin to. Kumbaga dito tayo magbabase ng ating mga huli kung makakarami pa ba tayo. Ayan, tignan nyong maigi, at sa huling pagkakataon ay sipatin nyo kung pwede ba o may potensyal ang gagambang to para sa isang spider fighting. Panibagong sapot ang ating nakita dito sa may nakatirik na sangangyan. Hanapin natin ang gagamba, palagi ko ipailalim na naman to, mga kasunggab. Gaya nung sinundan nitong gagamba na kung saan sa Talahiban din, at ang sapot ay dumaretso hanggang sa ugat, at doon na nga natin nakita. Hanggang dito yung sapot niya, mga kasong, sa may dahon niya mismo, at sana'y dito na lang yung direksyon, hindi na doon sa pinakailalim. Ayun, ang kapal ng sapot dito, mga kasong, dito sa may aromahan. Yan, medyo magandang klase siguro to dahil may mga aroma na, at alam naman natin kapag nakakakuha tayo ng gagamba sa damo na aroma ay magandang klase. Kaya lang, ayun, corona lang po pala, mga kasong, nadenggoy tayo doon. Yan nyo, babawi tayo sa mga susunod na gagambang hanapin. Pero sa mga hindi pa po nakakakilala sa gagambang corona, ayan, pagmasdan nyo siyang maigi. Sa mga puntong to, mga kasunggab, ay nakakita tayo ng sapot dito sa damong to. Papunta doon sa may puno na walang masyadong dahon at may maliit na punong akasya. Ngunit may pinofocus tayo bandaron. Nandito na nga ba ang gagamba? Sipatin natin. At pagmasdan, ayun! Mukhang tigrihan yata yun, mga kasunggab, sa aking pagkakilatis, no? Ayan, focus natin. Ayun! Tigrihan nga, mga kasunggab, at may pagkadark ang kanyang kulay. Subalit maliit po ang isang ito, at parang tuyot ang kanyang katawan. At sa aking palagay, hindi po natin ito kukunin. Hayaan na lang natin sa wild nang sa ganun ma-build up pa niya ang kanyang katawan. Ayan, no? Sayang. Ayun, no? Ang tingkad ng sapot, mga kasong.
at nasusundan to ng ating camera sa mga oras na ito. Papunta dito sa may dulo na may balunbon na tuyong dahon. Tignan natin kung nagaantay na nga ba dito yung gagamba. Ayan, focus natin. Mukhang wala, mga kasung ah. Tignan natin dito ulit. I-check ulit natin, double check natin. Ayun, nakita niya ba yon? Isang tigrihan na may pagkamapusyaw. Ang ganda naman nito, mga kasunggab. Kung sa dalawang sinundan nitong gagamba na kung saan ni corona at maliit pa ay hindi tayo nagandahan. Ayan, makakabawi tayo dito. Magandang klase ng gagamba to na nasa inyong harapan ngayon. Ayan oh. Comment kayo sa iba ba, mga kasunggab, kung anong tawag sa ganitong gagamba sa inyong lugar. Napansin ko lang, mga kasong, sa sapot na hinahanap natin ngayon ay medyo buo pa yung bahay niya doon sa itaas at dito sa pinakailalim. Ayun, nako, talagang marami talagang gagambang corona dito sa lugar na to. Kaya sa paghahanap talagang pagtitiisan nyo, mga kasong, konting pasensya. At hindi na natin pinatagal ang video doon dahil nakita na naman natin kanina yung gagambang corona. May sapot tayong nakita dito at sa kasalukuyan ay sinusundan na natin ang sapot. May kinuha tayong nakabalunbon na tuyong dahon. Ngunit mukhang wala yata doon yung gagamba. Pag mga, ayun pala, nakuha na pala, mga kasong, ng ating kalimang kamay. At maliit po siya, kaya hindi na natin binigyan ng pansin, mga kasunggab. Panibagong sapot ang ating nakita dito, ayan, sa may napaka-fresh na mga damuhan. Tuwan-tuwa siguro dito ang mga baka kapag ginala natin, mga kasunggab. Isang sapot dito, ayan, no, focus natin. Ang kapal, mga kasong, mula doon papunta dito sa sariwang damo. Mukhang nga pailalim na naman ang direksyon ng gagambang to. Sana'y matunto natin kahit mahirapan tayo, mga kasunggab. Dahil sabi nga nila, kapag may tiyaga, meron po tayong nilaga. At kapag may tiyaga tayo sa paghahanap ng sapot, may gagamba tayong makukuha. Mukhang sineswerte pa rin tayo, mga kasunggab. Dahil ang sapot ay hindi ganun kasukal ang pinagdaanan. Ayan oh, ang kapal oh. Tingkad ng sapot kahit nasa ilalim na. Kaya ang pagbabasihan na lang natin dito, mga kasunggab, ay yung sapot na ang direksyon doon sa tinutunton ng sangan mismo ng halaman na ito. At ayan, sana'y makita na natin dito. Kapag may nakita po tayong isang nakabalunbon, mapasariwa man o mapatayong dahon na medyo nakakasuspecha, tignan nyo at i-check, mga kasunggab, sigurado nandun na yung gagamba nun. Sa palagi ko, mga kasong, eto na to dahil nakita ko na yung unahan ng kanyang abdomen. At ayun, isa pong sarhento na tigrihan ang ating nakita dito. Bakit sarhento? Kapag may nakita po kayong dalawang tuldok na kulay puti sa kanyang balugbog, ayan po ay isang gagambang sarhento. At kalimitan sa mga ganitong klaseng gagamba, mga kasong, ay talaga namang magaling sa pakikipaglaban. Sayang nga lang dahil hindi po kalakihan ang nahuli nating gagambang sarhento dito. Ayun, maliksi po siya, mga kasong. Sana'y makita. Ayun, nakuha ng ating kaliwang kamay. At ipofocus ulit natin, ipapakita sa inyong lahat, mga kasunggab, kung ano nga ba ang itsura ng gagambang sarhento. Ayan o, oh. Ayan, ayun, napakagandang gagamba naman noon. Mga kasunggab, sa Tagalog po ay gagambang sarhento yan, sa Katagalugan. Pero sa ibang lugar, sa Kabisayaan, hindi ko po ala kung ano tawag yan. So mag-comment na lang kayo dyan kung ano po ang kanya-kanyang tawag sa inyong lugar. At ito na, ang huling gagambang hahanapin natin na kung saan ang pinakatampok na gagamba sa ating episode para sa araw na ito, ang gagambang kugon. Sama-sama nating abangan to at intayin natin kapag nakuha na ng ating lingkod. Diyan lang kayo, mga kasong. Napansin nyo ba yon, mga kasunggab? Medyo may kakapalan talaga ang sapot ng mga gagambang nakukuha natin sa kukunan. At ito, sinusundan na natin sa kasalukuyan ang ibinaba ng sapot. Ayan,
medyo kakaiba ngayon, no, mga kasong, dahil hindi po tayo mismo sa katawan ng damo naghahanap sa mga dahon-dahon lamang. At ayun, nagpakita na nga, napakaganda talaga nito. Mapapa-comment ka na talaga sana all, mga kasong, kapag nakakita ka ng ganitong klaseng gagamba na ubod ng haba ng galamay. Ayan, oh, panalong panalo yan. Paano pa kaya kapag ibinuka niyan ang kanyang mga galamay, mga kasunggab? So ayun, doon na tayo natatapos. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating episode para sa araw na ito. Nalaglag pa, ngunit kukunin ko yon, mga kasong. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang si Kuya Kasunggab. Hanggang sa muli. Paalam!